Magkalap tayong lahat. Si Jesu Kristo'y mabuhay na naib sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Pagtoon ang nagbihang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinihang, masayang nagkiringang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang tayo magpasalamat at mag-alay sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan pabalik sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasya at kinabukas ay Sineapolis. Mula roon nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira, at mga ngalakal na mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka o Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak
sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Siyang nangagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tumayo po tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siyang magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga, darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus sa Sareno. Pinagdarasal at binabati din natin ng mga nasa online, ng mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Tayo'y naghahanda para sa kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Jesus sa Sareno, sa kanyang pagbabalik sa tahanan ng Ama, at ipinaghahanda niya ang ating lugar sapagkat tayong lahat, ang tadhana natin ay sa langit. Ang tadhana natin ay makapiling ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya nga't ang mga pananalita
ni Jesus sa Sareno ay pamamaalam at paghahabili. At sa mga sinasabi niya sa kanyang mga alagad, kanyang nakikita at may pangitain siya, ano nga ba ang buhay ng isang Kristiyano? 2 linggo ang nakakaraan, noong ang ebanghelyo natin ay tungkol sa si Jesus ang puno, tayo'y mga sanga. Pinagnilayan natin na ang tunay na buhay hindi inabibilang sa paramihan. Paramihan ng nagawa, paramihan ng natapos, kundi mabungang buhay. Ang tunay daw na buhay ay mabungang buhay. At ano nga ba ang mabungang buhay? Tayong lahat dito, natitiyak ko, nagdarasal tayo na guminhawa ang buhay. Maging maayos ang buhay. Ngunit ano nga ba ang maayos at maginhawang buhay? Misa nakala natin ang maayos at maginhawang buhay, yung walang problema, walang hirap, walang pagsubok. Sa kabilang banda, ito'y medyo tama. Sino nga ba naman ang gustong magkasakit? Sino ba naman sa atin ang gustong walang pera, walang trabaho? Ngunit, kung titignan natin, natatalastasin natin ang sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, ay sinabi niyang hindi magiging madali ang lahat. Haharap sa pagsubok ang kanyang mga alagad. At sinasabi niya, darating ang panahon na yan, pero huwag kayong mabalisa. Huwag niyong isiping pinabayaan ko na kayo. Kaya nga't sa kanyang paglisan, isusugo niya ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na magbibigay liwanag, magbibigay saysay at kahulugan upang mas maunawaan natin ang mga nangyayari sa buhay. Kaya nga't sa isa pang linggo, ipagdiriwang natin ang Pentecostes, ang pagdating ng Espiritu Santo upang magbigay liwanag, upang tulungan tayo, maunawaan, upang samahan tayo sa ating paglakbay habang inaantay natin na makabalik tayo sa langit. Kaya nga, sa tanong ko kanina, ano nga bang magandang buhay, maginhawang buhay? Ito raw po ay ang makahulugang buhay. May saysay na buhay. At yun ang ating ipagdasal. Kasi pwede rin daw pong masagana ka, marami kang pera, wala kang problema, pero hindi mo naman matuklasan ang kahulugan ng buhay mo. Siguro nga wala kang sakit, pero mabuti pa yung may sakit, naintindihan niya ang kahulugan ng buhay. Siguro nga ikaw, sagana ka sa marami, pero mabuti pa yung taong halos wala o katiting lang meron siya sa buhay, pero nauunawaan niya ang kahulugan ng buhay. Yun daw po ang pwedeng ibigay sa atin ng Espiritu Santo, kahulugan, saysay ng buhay. Kaya nga, ito yung lagi nating ipagdarasal, mga kapatid. Hindi lang ang maginhawang buhay, mabungang buhay, may saysay, may kahulugan upang malaman natin ang tunay na patutunguhan natin sa buhay. Kaya't sana po, pag tayo rin ay nagdarasal sa Poong Nazareno, bukod sa mga kahilingang ating inaalay sa Kanya,
hilingin din natin sa Kanya, patuloy niyang isugo ang Espiritu Santo. Patuloy tayong maging bukas sa Espiritu Santo. Pag meron tayong pinagdadaanan, maaari din naman natin itanong sa Kanya, bakit po? Bakit po? Sa halip na itanong, ihiling kagad natin sa Kanya, tanggalin niyo na po. Kung hindi niya pa natatanggal, kung hindi pa ito nawawala, tanong din natin sa Kanya, bakit po? Dahil baka ito'y bahagi din ng Kanyang plano at di natin sukat akalain, ito pala ay mas mainam, mas makabubuti, at mas makatutulong sa atin para tayo mapalapit sa Kanya, para tayo makabalik sa tahanan ng Ama, sapagkat yun naman ang tunay nating tadhana. Ang handog ni Jesus sa Sareno sa atin, hindi lang maginhawang buhay, kung hindi mabunga at makahulugang buhay. Tumayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa kanyang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid na mensahe ng Diyos, ng pagsisisi sa kasalanan, sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika, naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Puri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Makakaaway di makasya patuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon,
sanay ng bayang nagdiriwa. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugyan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay pagpabungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay, ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang apunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pahintulutan nawa namin ang Espiritu Santo upang bigyan kami ng liwanag at saysay sa buhay. At pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo na nagsugo ng Espiritu Santo upang bigyan tayo ng makahulugan at mabungang buhay. Siyang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa plaza, saan human lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo't lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging at pagmagpakailanman. Ipagkalomong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations. Sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na handog ni Jesus Nazareno ay isang mabunga at makahulugang buhay. Bigay niya sa atin ang Espiritu Santo upang maunawaan natin ang galaw at pakay ng Diyos sa ating buhay. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang pag-ibig at liwanag ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasama ka namin. Pinipinuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hinalangay Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunulat namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal namin.